simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid, ito po ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapainggan din sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kasabay din tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV and God's Channel of Blessings Facebook page. Ito po si Pastor Noel Frontuna at ito po ang ating Daylight Devotion. Pag-usapan po natin ngayong umaga ang isa ho sa napakahalagang bagay na kailangan po ay nararanasan po natin. Ito po ay ang forgiveness. Ang sabi po ng Matthew 6:14, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Kapag nagpahayag tayo ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala laban sa atin, ay patatawarin din tayo ng ating Diyos Amang sumasalangit. Ang winika po ng Mark 11:25, "And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him so that your Father in heaven may forgive your sins." Madalas tayong lumalapit sa Diyos, humihingi ng mga bagay na gusto po natin na mangyari sa ating buhay. At humihingi din tayo ng kapatawaran. Pero ang sabi ng Biblia, kapag may sama tayo ng loob o may hinanakit tayo sa ating kapwa, iwanan muna natin ang ating pananalangin at puntahan natin ang ating kapwa at mag-release tayo ng pagpapatawad. Balik tayo sa Panginoon, sa ating pagluhod muli, pakikinggan tayo ng Diyos Ama at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang nais po ng Panginoon, maging malaya tayo sa napakadilim na kulungan na ito, ang hindi pagpapatawad. Sa isang gapos na mahirap patirin kung hindi tayo magpaparaya, hindi tayo magbibigay. Kailangan natin magpatawad. Actually, forgiveness could never be achieved until we go through a process of understanding what it is we are owed, not that needs to be forgiven. Why we are doing it. And the effect it has on both the giver and the receiver. Ganun po ang forgiveness. Actually nga, it is a selfless act. Hindi mo makikita ang iyong sarili kapag nagpapatawad ka. Ang makikita mo ang kalagayan ng iba na kailangan mong patawarin. Selfless act. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung siya'y nagpatawad, hindi niya alintana ang kanyang pagkapako sa krus. Ang una pa niyang nabitawan ay patawarin niyo po sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Really, forgiveness or forgiving others is a selfless act. Forgiveness. May isip niyo kaagad. The forgiveness of God. Pinatawad ka ng Panginoon muna bago ka magpatawad sa ibang tao. Forgiveness to be shown for others also. At ito po ang isa sa pinakamasakit. Forgiveness to yourself. Ang hirap minsan patawarin ng ating mga sarili. Punong-puno tayo ng hinanakit, punong-puno tayo ng pagdaramdam, sama ng loob. At madalas po ay pati ang ating mga sarili ay hindi natin kayang patawarin. Ano ba ibig sabihin ng forgiveness? It is an act of pardoning an offender. Patawarin ang nagkasala. It literally means to let go, as when a person does not demand payment for debt. Parang ang ibig sabihin na hindi ka maniningil ng pautang. Let go. Patawarin. Madalas po, pag may gusto nating magigante, ang nababanggit po natin ay maniningil ako ng pautang. Kailangan magbayad sila sa kanilang pagkakasala. But to forgive is to let go. It is also about how God forgives us and how we forgive each other. Hindi madali magpatawad. Napakahirap. But we need to forgive. To stop feeling angry towards someone who has done wrong
lahat ng manang loob, galit, ay kailangan pong huminto laban sa mga taong ginawan tayo ng hindi maganda. Kailangan magpatawad. Sabi po ng Psalm 37 verse 8, let go of anger and abandon rage. Let go of anger. Yung silakbo ay iwasan. Dahil madalas, hindi natin nakokontrol ang ating bibig, ang ating mga sinasabi, hindi natin kontrol ang ating kilos kapag may silakbo ng damdamin ang dahil sa galit. So kailangan po, let go of anger, abandon rage. Mateo 18:21-22, ang sabi ho ng Biblia, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. Ang sabi ng mga nag-aral, it should be daily. Pero kung aaralin po natin ang gusto, hindi naman yata tayo ginagawa ng 490 times sa pagkakasala sa atin araw-araw. Pero ang sabi ng Biblia, 490 times dapat nagre-release tayo ng kapatawaran. It could be an unlimited forgiveness for those who hurt us, for those who sin against us. May mga himbago po sa Biblia na naranasan po ang pagpapatawad ng Diyos, at dahil naranasan po nila, naayos ang kanilang buhay at ginamit po sila ng Panginoon so mightily. At tulad po ni Haring David, kilala siya as a murderer and an adulterer, and yet he was forgiven. Ang sabi niya, no, kinilala niya ang kanyang sarili nagkasala laban lamang sa Diyos na tumawag po sa kanya. Sabi niya, I have only transgressed against you, O God. At ang sabi ng Psalm 51, na nalangin siya, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Ang panalanging puno-puno ng pagpapakumbaba at pagsisisi. At dahil doon naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. We know David, he was the greatest king, the greatest monarch ever to sit in the throne of Israel. Kung di niya naranasan pagpapatawad ng Panginoon, marahil ay hindi siya magiging pinakadakilang hari ng kasaysayan ng Israel. And also Peter, siya po ay naging duwag and he denied Jesus 3 times sa kanyang karuwagan. Ang kanyang damdamin ay sobrang nalungkot. But he was forgiven by Jesus and at the same time was restored to his calling. Ang the denial king Peter was restored, at sa Biblia po mababasa po natin in the day of Pentecost kasama siyang napuspos ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. After 10 days of praying, nangaral siya ng 5 minuto, 3,000 become believer of the Lord Jesus Christ. Bakit? Naranasan ni Pedro ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus. Naging one of the pillars of the early church, one of the great disciples of the Lord Jesus Christ, received the forgiveness of God. How about Paul, na dating si Saulo, persecutor of Christians, nagpapakulong at nagpapatay ng mga Kristiyano, pero pinatawad po ng Panginoon. He was forgiven, encouraged by Barnabas, and then used by the Lord so mightily. Dati ay kayang pumatay ng mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo. Nung nakakilala ay Kristo ay kaya nang mamatay para sa Panginoon. And Paul, after being converted, served the Lord with all his life. And he became the greatest apostle of all time. Ang sabi po naman nag-aral sa Biblia. Anong naranasan ni Saul? Napatawad, naging si San Pablo, ginamit ng Diyos as one of the greatest apostle, lingkod ng Diyos, at nagbago ng kasaysayan ng Kristyanismo. He wrote the 2/3 of the New Testament, the great epistles written by Paul, and most of which
ay galing po sa loob ng kulungan. Mga kapatid, masarap pong maranasan ang pagpapatawad at maranasan din ang pagpapatawad sa kapwa. Because to forgive is a choice. Whether we like it or not, kailangan nating magpatawad. Ano ang kahalagahan po nito? It is an act of gratitude. Dahil alam mo, pinatawad ka ng Panginoon. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 13, naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating pong buhay. And also, it eases our soul. Napapagaan nito ang lahat ng bigat na nasa ating puso na nakadagan. Napapagaan nito ang ating pong kaluluwa. It eases our soul. Pagbinasa niyo po ang Luke 17, 3 and 4. It also gives us peace and security. Ang sarap pong maranasan ng kapayapaan. Maranasan ng tunay na seguridad ng buhay kapag tayo po ay nagpapatawad. Pero meron pa pong isa. It releases us from stress and worries. Punong-puno tayo ng kabalisahan. Punong-puno tayo ng stress sa buhay. Madalas po kapag inaral po ninyo ang stress na ito, ito po ay galing sa damdaming hindi marunong magpatawad. Kailangan palayain natin ang ating mga sarili sa pamagitan po ng pagpapatawad ng kasalanan ng ibang tao laban sa atin. Kapatid, mahalaga po ang pagpapatawad. Kapag in-apply po natin sa buhay, makikita po natin that our act of forgiveness is also an act of worship. Sa mga mananampalataya, sa ating pong pagsamba, sa ating pong pagkilala sa Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, naging mananamba tayo sa Panginoon. But you know what? One of the expression of our worship is an act of forgiveness. Kailangan magpatawad. We are ambassadors of Christ. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, pag umatras po kayo ng konti, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung lumang pagkatao, lahat ay binago na. Ang lumang pagkatao marahil ay hindi marunong magpatawad. Pero kapag bagong nilalang na, mananamba na ng Panginoon, kaya nang magpatawad. Why? Because our act of forgiveness is an act of worship. Second, our act of forgiveness is an act of faith. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya, sumasamba tayo ng may pananampalataya. Nagpapatuloy ang buhay pananampalataya po natin patungo sa buhay na walang hanggan na regalo sa atin ng Diyos nang tayo sumampalataya sa ating pong Panginoon. And therefore, even in our journey of faith, mayroon pong mga bagay na minsan ay nangyayari sa atin, nasasaktan tayo. But we have to forgive. Why? Because our act of forgiveness is also an act of faith. We follow God's word. We believe in the Lord Jesus Christ and we become followers of Christ. As followers of Christ, we have to forgive because to forgive is an act of faith. Ang sabi po ng Romans 12:19, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Dito ho, kitang-kita na kaya tayong ipagtanggol ang ating pong Panginoon. So ang dapat lang natin gawin ay magpatawad. If we forgive those who do us wrong, we will not take revenge. Kapag nagpatawad ka, alam mong hindi ka gaganti. Our act of forgiveness is an act of faith. And also, our act of forgiveness is an act of submission and humility. Ah, ganun pala. Ang pagpapatawad pala ay kilos ng pagpapasakop at pagpapakumbaba. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos na nagutos sa ating magpatawad at pagpapakumbaba, just like the Lord Jesus Christ. When He forgave those who sin against Him, sa krus ng Kalbaryo po, ang unang tinuran niya ay magpatawad. Kaya nga naman, nakita ang kanyang tunay na pagpapakumbaba. Tayo din po, gusto nating ipakita ang ating pagpapasakop at pagpapakumbaba, magpatawad.
And of course, our act of forgiveness is an act of being like Christ. Nais niyo bang maging kamukha ni Kristo? Magpatawad. Just like Jesus who forgives, we have also to forgive others. John 15 verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. It hated me first. Pero nung sinakta nila, ang ating pong Panginoon, the Lord responded with a genuine act of forgiveness to His persecutors. Mga kapatid, wala naman pong perpekto. You and I are not perfect. Nagkakamali tayo, pero pinatawad ng Diyos. Nagkakamali ang ating kapwa laban sa atin, kailangan natin magpatawad. Why? Just as we are grateful being forgiven, we should also likewise forgive the mistakes of others. Sabi po ng Golden Rule, Mateo 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Forgive. It is a choice, but if you do such, you can be free from all forms of bitterness, anger, hatred, and you will receive freedom, true freedom, from any emotional bandages. Forgive and be free. I want to pray for you. Maranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos at maranasan din po natin ang pagpapatawad sa ating kapwa. Bow your head please and say this simple prayer after me. Pakisabi lamang po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Ako po ay iyong pinatawad sa lahat ng aking kasalanan. Inugasan mo ako ng iyong banal na dugo, nilinis, at nilikha ng bagong puso. Salamat din, kinikilala kita ngayon bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa Aklat ng Buhay sa Langit at tinanggap ko na ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ngayon naman, pinapatawad ko po ang mga taong nagkasala laban po sa akin. Nais ko pong makalaya sa kulungan ng hindi pagpapatawad. Nais ko pong makalagan sa gapos, Panginoon, ng hinanakit at sama ng loob. Pinapatawad ko po ang lahat na nagkasala laban sa akin. Niriregalo ko po sa kanila ang kapatawaran. Alam ko po, Panginoon, ang kalayaan ay aking mararanasan at sila din naman, Panginoon, ay magiging totoong malaya at lubos sa pinagpala as I release my forgiveness to them, O God. Lord, transform my life, the one who pleases you, and the one, O God, who loves my fellow men as I release my forgiveness and my love to them. Salamat po, Panginoon. Lord, I cancel right now unforgiving spirit and release right now, O God, your love and your mercy and grace to each one. We give you honor. We thank you for the answers of our prayer. Patuloy yung pagpalain ng bawat isa at ang buong araw, Panginoon, na ito ay maging araw ng pagpapala, tagumpay at araw ng himala sa buhay ng iyong mga anak na patuloy pong sumusubaybay sa programa po ng Daylight Devotion. Sinasamba ka namin at pinupuri sa iyong lahat ng karangalan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Marami pong salamat sa inyo pong lahat. Muli ito po ang ating Daylight Devotion. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Thank you for saving me. What can I say? You are my everything. I will sing your praise. You shed your blood for me. What can I say?
You took my sin and shame, a sinner called by name. Mercy and grace are mine, forgiven is my sin. Jesus, my only hope, the Savior of the world. Great is the Lord, we cry, God, let your kingdom come. Let me sing, thank you for saving me. Yeah. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet salamat. Sure, maraming morning tayo. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account Name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account Number: 00403100-6401. SWIFT Code: BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account Name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account Number: 10250000-1426. SWIFT Code: CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal: Code Number: 8YT3PHFZL5YYY.
Muli, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.